Hello guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mas madaling mag-scroll o mag-pauli-uli sa inyong Microsoft documents, lalo na kung marami na itong laman o marami ng pages. Kagaya nitong nasa screen na manuscript ko, isa sa mga draft ng master's thesis ko. Ayan. So mahaba na siya, nasa 91 pages. Actually, umabot pa ito ng nasa 130 pages na lesson na lang sa editing. Okay? Kung mapapansin nyo sa kaliwa, meron akong nalagay na navigation. Navigation pin po ang tawag dito. Paano palabasin ito? Paano i-enable? Click nyo lang yung view. Close na natin muna. Ayan. Kung kunwari nasa home kayo, click nyo yung view. By the way, ito ay Microsoft 365. Pero applicable ito sa mga Microsoft. Simula Microsoft 2013 o Microsoft Office 2013. Click nyo lang yung home. Kunwari nasa home kayo, then click nyo yung view. Sorry. And click nyo yung sa show group, click nyo yung navigation pane. So malamang kung maliit yung screen ng computer ninyo, malamang nakatago yung iba nito. Hanapin nyo lang yung show group. Pag click nyo yung navigation pane, lalabas sa kaliwa yung navigation. Actually, pwede mo siyang lipat-lipat. Pwedeng floating. Pwede rin namang pwede namang nakaganyan. Naka-duck. Okay. So, ano nangyari dito? Naka-set up po siya parang navigation menu na pag-click ko yung isang title, mag-auto-scroll siya kung nasan yung title na yun. Halimbawa ay yung chapter 3. Click ko yung chapter 3. Pupunta na siya sa page na chapter 3. So, madaling mabasa, madaling ma-check yung consistency ng literature ng sinulat ninyo sa inyong manuscript. Okay, pwede rin itong gawin sa mga para ma-check yung referencing o yung mga references. Pwede siya. Halimbawa, click ko yung acknowledgement. Pupunta siya sa acknowledgement. So, paano? So, mas madali. Kesa i-scroll mo ng paisa-isa or gumamit ka ng search and find. Or, iba naman ang ginagawa ito, kagaya nito. Iwahiwala yung document, which is delikado. Baka makadelete ka or akala mo ang ini-edit mong file is akala mo yung latest mo na files, pero ang ini-edit mo pala yung luma na nangyari sa akin yun. So, balik tayo dito. So, paano gawin to? Close natin muna to. Para ipakita sa inyo kung paano gawin, gumawa ako ng isang copy ng aking manuscript. Itong draft ng manuscript na to, na walang formatting o less ang formatting o minimal na tinatawag. O, ito siya. Okay. Ito yung minimal ang formatting. Tinanggal ko na yung mga highlights, yung mga headings, yung indentions, double space. Kung mapapansin nyo sa kabila, mayroon akong sample dito. Tanggalin natin muna. Tanggalin natin. Sorry. So, ayan. Mapapansin nyo dito, minimal lang yung formatting. Almost wala. Wala yung mga indention and wala yung double space. Wala yung mga headings. So, yung navigation pane,
kung bugyo natin o titingnan natin, wala siyang laman sa headings. Sa page, click natin yung pages na tab, meron, pero sa headings wala. So, yun pinakita ko sa inyo kanina, yung navigation menu, nag-work siya kung mayroon kayong i-assign na navigation o na headings or na heading kada page na kung saan mo gusto i-auto-scroll yung menu yun. Halimbawa, okay. Halimbawa, syempre sa title muna tayo. Okay. Highlight natin. So, ang idea, ulitin ko idea, kailangan mag-assign tayo ng o i-format natin yung mga text o mga selected text as heading para mapunta siya sa navigation pane sa heading na sa heading section. So, highlight natin. Halimbawa itong title, gusto kong may shortcut dyan para kung nasa end akong document, pwede ako bumalik sa unahan. So, highlight. Then, punta tayo sa home. And sa styles group, pili natin yung heading 1. Para na siyempre heading 1, para sa pinaka taas ng hierarchy ng layout o ng outline, heading 1. Yan. Nung i-click natin yung heading 1, nagkaroon ito ng formatting. And then, sa navigation pane, sa heading section, nagkaroon na ng selection dito. O may option ka na. O may menu. Ito siya. So, kulay azul. Ngayon, natatanong kayo, so, bakit naman kulay azul? So, pwede naman nating baguhin yung kanyang itsura o yung kanyang formatting. Okay, pwede natin gawing black using usual na editing method natin. Bawa ay gawin natin black. Ayan. Yan lang. Then, bold. Gusto nyo center, pwede rin. Hindi mawala yung navigation menu dito sa kaliwa. So, syempre sa mga manuscript, karaniwan dito sa atin sa Pilipinas, ang title ng thesis is naka-inverted triangle ang format. So dapat pa-triangle inverted. Pero dito sa tutorial na ito, hindi natin muna ang gagawin yun. Focus tayo sa navigation pane. So, yan. So, syempre gusto mong, halimbawa, gusto mong pumunta sa gusto kong, sa ginawa ko, meron akong shortcut para sa, o navigation pane para sa dedication. So, highlight ko yung dedication. Ang lagay ko ay heading 3. Ay, hindi naman siya major pages, o major section. A major section yung mga chapters. And then, center ko, i-block, and i-bold. So, meron tayong scroll o navigation menu para sa dedication. Halimbawa ko na sa title, then gusto ko na sa dedication, click ko lang siya, then mag-auto-scroll siya sa part ng dedication. Okay. Acknowledgement. Ilagay natin 3. Block. Yeah. O, ngayon, pwede, sa mga marunong na or nahul, kabisadan itong ginagawa ko, pwede naman ninyong pwede na kayo mag-create ng sariling style para hindi na kayo mag o-format na magpo-format ito sa kada heading. So, babaguhin yung itsura ng heading. Okay. Sa acknowledgement na tayo. Then, center natin. Okay. Abstract. Siyempre, malaging abstract. Heading 3 natin. Then, abstract. Center, block natin, then bold. So, yan. Meron tayong apat na navigation menu dito sa navigation pane natin. So, kung gusto pumunta sa title page, click ko lang yung title, punta na ako doon. Kung gusto pumunta sa abstract section, abstract page, doon, click ko lang yung abstract. So, mayroon ka ng shortcut sa navigation pane na nag-auto-scroll kung saan mo gustong pumunta. So,
try natin din lagyan ng heading 2 yung mga chapter o mga major pages o major section ng piece ng manuscript. Hanapin natin yung chapter 1. Okay. Chapter 1. Gawin na highlight natin including the title. Then click natin yung heading 2. Bakit heading 2? Para naman hindi niya mauuhusan yung title. So i-blackin natin. Then bold, hindi ko na sa center. So meron tayong navigation menu para sa chapter 1. Kung gusto niyo pumunta sa chapter 1, click niyo lang 'to. Then mag-auto-scroll kayo. Mag-auto-scroll ka o yung MS Word sa chapter 1. Okay, puntahan natin yung chapter 2. Okay. Where ka na? Kaya mahirap talaga mag-scroll nang ganito na walang navigation menu. Then I highlight, ito na yung chapter 2, highlight natin yung chapter, select natin yung chapter 2, then assign na, style natin siya ng heading 2. So meron na siyang, narito na siya sa navigation menu. I-blockin natin, bold. Okay. So yun lang po. Paligan din lang gawin nyo sa chapter 1, sa chapter 3, and chapter 4, then chapter 5, or dun sa mga part ng inyong, inyong document na kailangan ninyo ng napalagian na ma-check sa inyong pagsusulat. Thank you for watching. Sana mag-subscribe kayo and click the notification bell para ma-notify kayo kung may bago akong video na maaaring makatulong sa inyo. Bye-bye! Thank you!